Isang Nathan-tanging araw sa inyong lahat, mga bata! Ako nga muli, si Teacher Nathan, ang inyong magiging guro sa oras na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong upload na videos sa aking channel. Tayo ay nasa unang markahan, 6 na linggo na. Tayo ay may 2 aralin na ating pag-aaralan ngayong linggo. Una ay ang pagsasalaysay muli ng tekstong binasa nang may tamang pagkakasunod-sunod. At ang ikalawa naman ay ang paglalarawan ng mga elemento ng kwento katulad ng tauhan, tagpuan, at banghay. Tayo ay gagamit ng Pivot 4A na module mula sa Region 4A Calabarzon. Ang ating layunin ngayong linggo na isasalaysay muli ang binasang teksto nang may tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at na ilalarawan ang mga elemento ng kwento katulad ng tauhan, tagpuan at banghay. Para mas lalo nating maunawaan ang ating aralin, magbasa muna tayo ng kwento. Handa na ba kayong makinig? Ang pamagat ng ating kwentong babasahin ngayon ay Huwag Mawalan ng Pag-asa. Ito ay isinulat ni Jenny Lynn U. Trapani. Isang araw, masayang nagkukwentuhan ang mag-iina habang hinihintay nila si Mang Lando buhat sa kaniyang pinagtatrabahuhan. Maya-maya ay humahangos na dumating si Mang Ador. Ibinalita niya na si Mang Lando ay dinala sa ospital. Noon din ay nagtungo ang mag-iina sa ospital na pinagdalhan kay Mang Lando. Kasalukuyang nagpapahinga na siya nang dumating ang kaniyang pamilya. Salamat sa Panginoon at buhay pa ako. Nag-alala ako masyado kasi naisip ko kayong lahat. Paano na tayo ngayon na wala na akong trabaho? Ang malungkot na sabi ni Mang Lando. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang mahalaga ay ligtas ka na. Nakangiting wika ni Aling Elena. Halos magkakasunod namang magsalita ang kanilang mga anak. Opo nga, itay. Hayaan po ninyo at lalo pa naming pagbubutihin ang aming pag-aaral. Magtitipid na rin po kami sa aming mga kagamitan. Salamat mga anak. Hayaan ninyo. Kapag malakas na ako, ay maghahanap agad ako ng bagong trabaho. Masigla ng sambit ni Mang Lando. Alam kong hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Halina kayo, sama-sama tayong magdasal. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Yaya ni Aling Elena. Naniniwala ang pamilya Reyes na malalampasan nila ang anumang pagsubok sa kanilang pamilya basta't sila ay sama-samang nananalig sa Panginoon. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Kung oo, ako ay may inihandang mga katanungan para sa inyo. Ano ang nangyari kay Mang Lando? Si Mang Lando ay dinala sa ospital. Ano ang naramdaman ng asawa at mga anak ni Mang Lando sa pangyayaring naganap? Sila ay nag-alala sa kalagayan ni Mang Lando. Ano ang unang pangyayari sa kwento? Ano naman ang gitnang pangyayari? At ang huling pangyayari? Para sa unang pangyayari, masayang nagkukwentuhan ang mag-iina habang hinihintay nila si Mang Lando buhat sa kanyang pinagtatrabahuhan.
Ang gitnang pangyayari ay dinala sa ospital si Mang Lando at pinuntahan siya ng kanyang pamilya. Nangako ang kanyang mga anak na pagbubutihin nila ang kanilang pag-aaral. At para sa huling pangyayari, sila ay sama-samang nagdasal dahil naniniwala silang hindi sila pababayaan ng Panginoon. Paano ipinakita ng pamilya ang labis nilang pananalig sa Panginoon? Sila ay sama-samang nagdasal. Anong katangian mayroon ang pamilya? Sila ay pamilyang nagkakaisa at nagdadamayan sa lahat ng problema. Higit sa lahat, sila ay nananalig sa Panginoon. Basahin muli natin ang kwento. Handa na ba kayong makinig? Ang pamagat ng ating kwentong babasahin ngayon ay Huwag Mawalan ng Pag-asa. Ito ay isinulat ni Jenny Lynn U. Trapani. Isang araw, masayang nagkukwentuhan ang mag-iina habang hinihintay nila si Mang Lando buhat sa kaniyang pinagtatrabahuhan. Maya-maya ay humahangos na dumating si Mang Ador. Ibinalita niya na si Mang Lando ay dinala sa ospital. Noon din ay nagtungo ang mag-iina sa ospital na pinagdalhan kay Mang Lando. Kasalukuyang nagpapahinga na siya nang dumating ang kaniyang pamilya. Salamat sa Panginoon at buhay pa ako. Nag-alala ako masyado kasi naisip ko kayong lahat. Paano na tayo ngayon na wala na akong trabaho? Ang malungkot na sabi ni Mang Lando. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang mahalaga ay ligtas ka na. Nakangiting wika ni Aling Elena. Halos magkakasunod namang magsalita ang kanilang mga anak. Opo nga, itay. Hayaan po ninyo at lalo pa naming pagbubutihin ang aming pag-aaral. Magtitipid na rin po kami sa aming mga kagamitan. Salamat mga anak. Hayaan ninyo. Kapag malakas na ako, ay maghahanap agad ako ng bagong trabaho. Masigla ng sambit ni Mang Lando. Alam kong hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Halina kayo, sama-sama tayong magdasal. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Yaya ni Aling Elena. Naniniwala ang pamilya Reyes na malalampasan nila ang anumang pagsubok sa kanilang pamilya basta't sila ay sama-samang nananalig sa Panginoon. Ngayon naman, sagutan natin ang mga sumusunod na katanungan. Ano ang pamagat ng kwento? Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Saan naman nangyari ang kwento? Ibigay mo nga ang unang pangyayari, gitnang pangyayari at wakas ng kwento. Tingnan ang graphic organizer na ito para mas lalo nating maunawaan ang tauhan, tagpuan, at ang buod. Tingnan natin ang mga detalye o datos sa organizer na ito. Ano nga ba ulit ang pamagat ng ating kwento? Ang pamagat ay Huwag Mawalan ng Pag-asa. Ano naman ang tagpuan o saan nangyari ang kwento? Ito ay nangyari sa ospital. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Naaalala niyo pa ba? Mahusay! Sila ay si Mang Lando at Aling Elena,
Mang Ador at mga anak ni Mang Lando. Alam niyo ba kung ano ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento? Kung ano ang una, gitna at wakas na pangyayari? Para sa unang pangyayari, masayang nagkukwentuhan ang mag-iina. Para sa gitna naman, ibinalita ni Mang Ador na dinala sa ospital si Mang Lando. At nagtungo ang mag-ina sa ospital. Sila ay nangakong magtutulungan. At para sa huling pangyayari, sila ay naniniwala na malalampasan nila ang mga pagsubok basta sama-sama silang nananalig sa Panginoon. Laging tandaan mga bata, basahin at unawaing mabuti ang binabasa. Matututuhan mo ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento gamit ang pamatnubay na tanong o balangkas. Para naman sa elemento ng kwento, kapag sinabi nating tauhan, ito ang nagbibigay buhay sa kwento. Makikilala sila sa kanilang panlabas na kaanyuan, pisikal at pananamit, kilos na magpapahiwatig ng kanilang ugali at dialogo. Kapag sinabi naman nating tagpuan, ito ay tumutukoy sa puok o lugar na pinangyarihan ng kwento. Naglalarawan ito ng ginagalawan o kapaligiran ng mga tauhan. Katulad lamang sa kwentong ating binasa kanina, ito ay nangyari sa ospital. Kapag sinabi naman nating banghay o plot, ito ay ang summary version or ang summarized version ng ating story o kwento. Ito ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Ano nga ba ang unang nangyari, ang gitnang nangyari, at ang huling nangyari sa kwento? Malalaman natin ang banghay kapag nasundan natin ang mga patnubay na tanong. Narito pa ang karagdagang kwento. Tara, basahin natin at unawain. Naranasan mo na bang pumunta sa Baguio? Ano ang iyong naramdaman? Malamig ba doon o mainit? Para mas lalo pang maunawaan, magbabasa tayo ng kwento na pinamagatang Paglalakbay sa Baguio. Ito ay isinulat ni Maria Hazel J. Derla. Isa si Ruth sa mga batang babaeng scout na napili upang magtungo sa Baguio. Natuwa siya nang payagan siyang sumama ng kanyang mga magulang. Agad niyang inihanda ang kanyang mga dadalhin. Naghanda na siya ng listahan, kaya madali na niya itong matatapos. Ngunit nawawala ang kaniyang alambay. Hindi pwedeng wala ito. Hinanap niya ito sa kaniyang kabinet, ngunit talagang wala. Napaiyak si Ruth. Hindi na siya makakasama kung bakit ba naman iyong pinakaimportante ang nawawala. Pumasok ang kaniyang nanay. Dala-dala ang bagong plansyang alampay. Napalundag sa tuwa si Ruth na ipinagtaka ng kaniyang nanay. Ngayon naman, kompletuhin natin ang graphic organizer na ito. Naalala niyo pa ba ang pamagat? Ang mga pangyayari? Kung naaalala niyo, mas madali natin itong masasagutan. Ano nga ba ang pamagat ng ating kwento? Ang pamagat ay ang paglalakbay sa Baguio. Saan nangyari ang kwento o ang tagpuan? Tama, ito ay nangyari sa bahay ni Ruth. Naaalala niyo pa ba kung sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Kung ang sagot mo ay si Ruth at ang kaniyang nanay, mahusay!
Narito naman ang mga pangyayari. Una, napili si Ruth bilang isa sa mga batang scout na pupunta sa Baguio. Pinayagan siya ng kanyang mga magulang. Inihanda niya ang kanyang mga gamit. Napaiyak siya dahil nawawala ang kanyang alambay. At sa huli, napalundag si Ruth sa tuwa dahil nakita na niya ang kanyang alambay. Ngayon naman, may babasahin ulit tayong isa pang kwento para malaman natin ang pamagat, tagpuan, tauhan at mga pangyayari. Makinig kayo sa aking ikukwento na pinamagatang Pagbisita kay Lola. Ito ay isinulat ni Diane Cherish A. Cabuyao. Noong nakaraang linggo, dinalaw ng aming pamilya ang aking Lola Mercedes sa Karatig Bayan. Dinalhan namin siya ng pasalubong gaya ng yema cake, budin at nilupak. Hinainan niya kami ng maraming prutas gaya ng mangga, papaya at pakwan. Habang kumakain ako ng prutas, kinuwentuhan ako ni Lola ng mga alamat tungkol sa iba't ibang prutas. Ipinagluto rin niya ako ng paborito kong kakanin, ang sumang gabi. Hay, napakasarap talaga ng suma ng aking Lola. Umuwi kami sa aming tahanan ng busog na busog at masayang masaya. Sige nga, kung naunawaan mo ang ating kwento, ayusin mo ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayaring ito. Alin sa mga ito ang unang nangyari, ikalawa, ikatlo, ikaapat at panghuling nangyari? Ngayon, ating sagutin. Ang unang nangyari ay dinalaw namin ang aking lola sa Karatig Bayan. At ikalawa naman ay kinainan kami ng maraming prutas ng aking lola. At ikatlo, kinuwentuhan ako ng aking lola ng mga alamat. At ang ikaapat ay ipinagluto ako ng aking lola ng sumang gabi. At ang panghuli, umuwi kaming busog at masaya. Tama ba ang iyong sagot? Kung oo, mahusay. Ibig sabihin, nalaman at naunawaan mo ang ating kwento. Kaya nasagutan mo ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Hanggang dito na lamang ang ating aralin ngayong araw. Ako nga muli ang inyong Nathan Tanging Teacher, Teacher Nathan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli mga bata, paalam!